Kasama natin mga tol, sina Aling Leonida at Aling Pella at si Mang Alfredo. Silang tatlo ay mga magulang na nagreklamo dahil yung kanilang mga anak ay sinaktan ni Chairman. Paano ginawa ni Chairman yun? Ba't po sinaktan? Kasi po nung umakyat na sila dahil nga curfew po, ay nakaakyat pa yung mga bata, nakita nila si Chairman, tumakbo sila. Ngayon, ginawa ni Chairman, pumunta ron, inano po yung bahay, tinulak yung pinto. Lasing ba si Chairman? Hindi. Ano pangalan ng Chairman yung muna? Alan de los Reyes. Alan de los Reyes, ng barangay? 196 Zone 17. Sa? Manila po, Tondo, Manila. Alright. So ngayon, hinabol yung mga anak nyo? Opo, tapos po, yung isa po hinatak niyang pababa. Walang kasalanan yung mga anak nyo? Wala naman po. So parang napagtipan na niya, napagbuto na galit? Tapos ito pa po, sabi, sino pa yung mga kasama dyan? Di tinuro naman po ng anak niya, yung dalawang anak po namin. Okay. Tapos ngayon, pinababa naman po ng nila para i-surrender. Ba't i-surrender ka, Chairman? Ano ibig sabihin ano po, anak kasi wanted? Sa curfew po. Kasi nung nandun na sila, hindi po namin alam na sasaktan. Pinagdinis pa po sila ng kalsada. Ngayon, nung pauwi na sila, pinauwi na sila, umiiyak ang mga bata. Sabing ganun, inanulaw sila, pinato. Hindi, pero yung mga bata, kapag napunta na sa bahay ng isang relative, o kahit na sa bahay ng isang kaibigan, kahit na curfew pa, hindi na pwede hulihin. Ang curfew na sa kalsada lang. Opo. Sila nakatago na, sabi, bababain, i-surrender. Sabi po sa amin, nung pumunta po kami sa barangay, sabi, kahit kanino kayo magreklamo, hindi ako natatago. Oh, sige. Sige. Sinabi kay Rabbit Tool po. Kay Rabbit. Inantayin natin yan. Sinabi. Tapos sabi pa po niya, wala raw po kami laban dahil wala po kami mga pera. Ah, wala po. Sige. Nagpabul pa siya ng salita sa mga kapitbayan nga sabi, hindi kayo mananalo dahil wala kayo mga pera. Oh, ganun ba? Siya mayaman. Kahit lalapit kay Erwin Tulfo. Buti hindi kayo sinabi yung mga hampas na pa. Mga luko-luko yan. Sige, sige, tingnan natin. Sige, nasan niya? Ano po? Dati na po siya mga kaso niya. Ganun din po ginawa doon sa isang tao. Pinasok niya yung bahay at tinutukan ng bahay. Oh, sige. Nasa linya natin telepono si Chairman Alan de los Reyes ng Barangay 196 sa R. Papa, Manila sa Tondo. Magandang hapon po, Chairman. Yes, ma'am. Sir, Chairman po. Opo, Chairman. Opo, si Rafi. Rafi po, Rafi. Rafi po, Chairman, sir. Sir, live po tayo, sir, ha? Sa T3, kasama si Tol Ben at saka Tol Rafi, ay Tol Erwin. Chairman, meron daw kayong nakamdaman? Chairman. Pakilakas po, medyo may... Okay. Alright, Chairman. Andito yung tatlong magulang ng mga paslit na inyo pong sinaktan nung kayo po'y matalo ng sabong kabakailan. Sinaktan po. Opo, sinaktan nyo. Hindi po, nagkakamali po sila. Nagkakamali po sila sinaktan. Iba po yung sinaktan, sir. Anong ginawa mo kung hindi mo sinaktan? Iba po yung dinisiplina ko lang po. Dinisiplina mo lang. Okay. Anong klase pagdidisiplina ang ginawa mo? Pinagbuhatan mo ng kamay lang? Ay, hindi po, sir. Hindi po. Hindi po ginagitan ng kamay, sir. Anong ginawa mo? Kawayan lang. Hindi kamay, kundi kawayan. Pinalo mo ng kawayan. Actually, sir, hindi naman po palo. Hindi naman po palo kasi po... Kaya ano ang ginawa mo sa kawayan? Yung kawayan, hinampas mo. Hindi mo pinalap na hinampas mo. Hindi po. Alam din po ng mga bata yan, sir. Chairman, sinaktan mo nga. Hindi mo pinagbuhatan ng kamay, pero pinagbuhatan mo ng kawayan. Ganun po ba? Actually, sir, hindi naman po kasi kawayan. Kumbaga, parang halos ruler lang din po, sir. Ruler lang! Opo. Chairman! Ayan, yung mga bata, may mga sungat, may mga pasa at umiiyak, nagre-reklamo. Alam mo na magsisinwala yung mga bata. Chairman! Opo. Bakit gano'n? Gusto po kasi yan, sir. Gusto ko lang po kasi i-share kasi mahirap naman po na sila lang po ang... Chairman, ito lang, Chairman. Ang pagdidisiplina po, hindi po dapat sa inyo. Yan po ay sa mga magulang, ng mga bata. Kung meron man makinig ka muna! Kung meron man kasalanan yung mga bata at hindi mo nagustuhan, isinusumbong mo sila sa kanilang mga magulang dahil sila po yung mga minor. Wala kang karapatan na disiplinahin sila. Naiintindihan mo? Wala yan sa mandato sa'yo bilang barangay chairman. Makinig ka! Ang sa'yo ay parang hanggang payo ka lang. At kung hindi makinig sa payo mo, makinig ka! Tatawagin mo yung mga magulang sa harap-harap nila, yon pag-usap-usapin mo sila o kausapin mo. Naiintindihan mo? Apo. Very good. Ganun naman eh. Sir, actually, nag-usap naman po kami ng mga magulang. Yung mga magulang po na yan, lalo-lalo na po si Uning, madalas ko po silang kinakausap. Ang sabi po nila sa akin, kapag Sir, mo na, Chairman. Sabi mo raw, mahirap lang sila, hindi sila mananalo, at kahit kanino sila magreklamo, walang mangyari. Opo. Ba't mo sinabi yun?
Sir, kalaban lang po sa politika yan. Kahit po, Chairman, eh, tapos na eleksyon eh. Niloloko mo kami. Eh, baka mamaya, pasing kita ng galunggong dyan eh. Galunggong. Sige daw. Kakainin niya sa sarili niya galunggong. Loko-loko ka talaga, Chair. Eh, sir, ma'am, nag-usap-usap lang kayo. Pero nag-usap naman po kami kahit na ulit-ulitin daw niya yung gagawin niya kung sakali. Ulit-ulitin daw niya? Gagawin niya at gagawin niya. Ah, ikaw, Chairman, eh. Bakuin kita eh. Ulit-ulitin mo, hindi na, sabi mo. Sa magulang po, hindi ko kalispeh sa kanila. Pero sa bata, hindi mo na ulitin? Ano po? Sa bata, sa mga bata. Kasi, Chairman, makinig ka. Yung mga bata ay minor de edad at pwede ho namin ilapit ito sa Women's and Children's Desk, sa PNP, para ikaw ay makasuhan ng child abuse. Ano sa palagay mo, Chairman? Masarap ba yun, hindi? Opo. Na ikaw ay makasuhan ng child abuse? Opo. Naitigyan ko. Alam ko naman po yun. Kaya lang po, sinayusap po rin naman po sila. Alright. At least sinabi mo na mali ka. Okay. Inamin mo na mali ka. Enough na yun sa amin. Ina-admit ko rin naman po. Nagkaroon po ako ng pagkukulang. Pero alam ko rin sila sa mga magulang ngayon. Chairman. Hello, Chairman. Tahimik. Senior Inspector Napoleon Cruz, Deputy ni Colonel Emma Libuno ng CIDG. WCPD. Magandang hapon po, Senior Inspector Napoleon Cruz, sir. Sir Nap? Okay. Kasi maganda ito, Tolben, Tolerwin. Inamin naman ni Chairman na pagkakasala niya. Okay? At tinatanggap niya kung ano man yung gustong gawin nila, ma'am. Kaya lang. Sir. Kaya lang, uulitin niya kung kinakailangan ulitin. Humihingi ng dispensa sa magulang. Pero sabi niya na naghingi siya ng dispensa. Sabi niya, kapag naulit daw po yung gano'n, yung kasakarpyo, uulit-ulitin niya yung ginawa niyo. Ay, Chairman! Baka ano ka, Chairman? Pedophile ka! At child abuse pa! Nandun na lahat! Mahilig ka atang mag-discard, yung, ano ba tawag nun? Magkursunada sa mga bata. At Chairman! Apo! Pedophile ka ba? Mawalang galang na. Wala po. Ha? Nakikinig po ako, sir. Nakikinig lang siya. Chairman, hindi sir. Dapat, sir. Okay, seryosong usapan na po. Hindi niyo po dapat nilalagay sa kamay ninyo pagdidisiplina po sa mga minor de edad sa inyong mga kabarangay. Yan po, pinag-ubayan ninyo sa mga magulang ng mga bata. Okay, sir? Naintindihan niyo, sir? Para hindi po kayo makasuhan ng child abuse, sir. Ngayon, sir, pwede kayo makasuhan sa totoo lang, sir. Opo. Okay, sir? At pagdating po doon sa loob ng kulungan, kayo naman po ang pagpapanuhin ng mga preso. Naku! Yung yantok na may pumada yun. Wag! Hindi, para madulas ang pagpalo. Akala ko. Hindi yung lalatay kayo. Akala ko, yantok na... Na may pumada. Kasi pag sinapalo, masakit yun. Kaya, Chairman, tama na ho yan, ha? Tama na, Chairman, ha? Opo. Ayun, pero sabi niya, magsumbong daw kay Erwin Tolpo. Tama na, sinabi! Tama na yan, Mr. Chairman. Last na ho yan, ha? Humihingi ng dispensa sa magulang. Sige. Mag-sorry ka na, Chairman, para tapos na. Mag-sorry ka na muna, bilis mo. Sa magulang. Chairman. Opo. Sige, mag-sorry ka na, makinig kami. Apo. Sige, mag-sorry ka na. Hindi na. Isang para matapos. Para hindi ka makasuma. Sana po, yung mga anak na lang po nila pagdating ng oras ng curfew, maaari. Hindi nga, mag-sorry ka. Sorry nga, hindi mag-aral ka pa. Yun ang inaantay nila. Hingin lang ng sorry. Yung pagpalo mo sa anak nila. Hingin dispensa. Hiningi ko na magpusa kanila yun. Nasa barangay po kami. Sabi ko, pasensya na po sila. Kung nagawa ko po yun. Kasi po, tinanong ko naman po yung mga bata. Ang nakaharap ko yung mga magulang kung nasaktan sila sa palo ko. Sabi ko kung gano'n. Hindi na pala pangawin sila eh. Tapos yung mga magulang po, hindi ko na rin po napatay. Ito, Chairman, tapusin natin, Chairman. Chairman, last na. Sandali lang, pag humingi ka ng sorry, huwag mo nang tugtong, sabihin mo lang, sorry, hindi ko na ulit, tapos na. Yun lang, sige, kaya mo sabihin din. Sige. Pasensya na lang po sa kanila, sir. Pasensya na. Alright, pasensya. Yan ang gusto namin marinig. Okay na, Chairman. Salamat po, Chairman, sa inyong time sa amin, ha. Chairman, okay na, thank you, ha. Okay na, Chairman. Darga na. Okay, kahit na humingi siya ng sorry, kung gusto niyo po, pwede natin ituloy yung kaso sa Women's and Children's Desk. Sasamahan po namin kayo bukas. Para magsampa ng kaso ng child abuse. Opo. Sige. Kasi okay. Para hindi na maulit sa ibang anak. Opo. Nag-sorry na. Okay. Nag-sorry na. Pero sampa pa rin. Nagagtong naman. Saka yung naanin Eh! Diyan naman si Tol Rafi. Si Tol Erwin. Si Tol Erwin. Diyan naman ako. Bibitagin niya. Sige.